ang sunog sa school bus sa Thailand na pumatay ng hindi bababa sa 23. Ang mga bata sa kindergarten ay kabilang sa 44 na estudyante at guro sa bus na nasunog sa lalawigan ng Pathum Thani sa labas ng Bangkok. Hindi bababa sa 24 na katao ang namatay sa Thailand na masunog ang isang school bus na lulan na mahigit 40 estudyante at guro sa isang field trip sa labas ng kabisera ng Bangkok. Sinabi ito ng pulisya noong Martes. 23 katawan ang natukoy, sinabi ng Forensic Science Commissioner na si Trairong Piupan sa mga mamamahayag na may sinasagawang investigasyon sa mga biktima. 16 na mag-aaral at 3 guro ang ipinadala sa isang ospital para magamot, sinabi ng Ministro ng Transportasyon sa Surya Juangroong Ruangkit. Ang bus ay isa sa 3 nadadala ng mga bata mula kindergarten, edad hanggang sa humigit kumulang 13 at 14 na taong gulang. Mula sa Wat Khao Praya, Sangkaram School, sa hilagang lalawigan ng Ultay Thani. Sinabi ni Puno Ministro Paitong Tarn Shinawatra na mayroong mga nasawi at nag-aalay ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Ayon sa isang post sa Facebook nitong Martes, sinabi rin ng Puno Ministro na sasagutin ng gobyerno ang mga gastusin at papagamot at magbibigay rin ng kabayaran sa mga pamilya ng biktima na namatay. Ang mga inisyal na ulat ay nagsabi na mayroong 44 na sakay, 38 dito ang mag-aaral at 6 na mga guro. Sa pagkakaalam natin ngayon, 3 guro at 16 na mga mag-aaral ang nakalabas. Sa mga nawawala pa, hindi pa po malinaw. Nasunog ang bus sa lalawigan ng Pathum Thani sa labas ng kabisera ng Bangkok. Ayon sa Bangkok Post, nangyari ang insidente dakong alas 12:30 ng tanghali, malapit sa Zirang Sit Shopping Mall, hindi kalayuan sa Don Mueang Airport ng Bangkok. Nung dumating ang CNA sa lugar ng alas 5 ng hapon, daang-daang emergency personnel ang nananatili sa lugar. Nilagyan ng tape ng mga pulis sa lugar ng aksidente at nakitang pinagmamasdan ang susunog na sasakyan. Kumukuha ng mga larawan sa labas at loob ng bus. Ganito po pala ang nangyari. Nagsimula ang sakuna nang magsimulang pumutok ang isang gulong sa isang highway na naghahatid sa bus upang bumangga ito sa barrier at lumiyab, sabi ng mga rescuer. Ang video footage mula sa pinangyarihan ay nagpakita ng apoy na lumalamon sa bus habang ito ay nasunog sa ilalim ng overpass. Maraming usok at makakapal na itim na usok na bumubulusok sa kalangitan. Sinabi sa amin ng mga guro na mabilis na nagliyab ang apoy, sinabi ni Acting Police Chief Kitarat Panpet sa isang press conference. Mula sa pagsasalita sa mga saksi, naniniwala kami na ang pagsabog ay sanhi ng isang spark mula sa gulong na nagliyab sa gas cylinder na nagpapaandar sa sasakyan, aniya. Dinagdag na ang ilang mga estudyante ay nakatakas sa bintana. Iniimbestigahan namin ang lahat ng mga individual kabilang ang kumpanya ng bus upang makita kung ito ay isang kaso ng kapabayaan. Ang bus ay isang natural gas vehicle o NGV ayon kay Wangroong Wanggit. Ang mga rescue worker ay naglagay ng mga screen upang protektahan ang mga bombero at mga investigador habang sinisimulan nilang i-recover ang mga bangkay mula sa nasusunog na mga labi. Nagsimula ang apoy sa harap ng bus, sinabi ni Pialak Tingkaw na nangunguna sa paghahanap sa mga mamamahayag sa pinangyarihan. The kid's instinct was to escape to the back to the bodies were there, he said, adding that it's hard to identify the bodies. Ang ilan sa mga batang nakatakas ay nagdusa ng mga kakakilakilabot na pasok sa kanilang mga mukha, bibig at mata. Sinabi ng mga doktor na gumagamot sa kanila sa lokal na media.